Hey, magandang araw po, magandang gabi sa lahat ng ating mga kababayan dito sa buong Middle East, Asia, and sa Pilipinas. Kamusta, kamusta, kamusta? Live na ba? Live na ba? Live na ba? Kamusta guys? Kamusta? Kamusta ang inyong araw? Kamusta ang inyong gabi? Kamusta ang inyong papatapos na buwan ng November at pagpasok ng November? Kamusta? Na-miss ko kayo. Na-miss ko kayo. Meron agad tayong 5 viewers. Meron agad tayong 5 viewers. 5 viewers agad. Ayusin muna natin tong setup. Kamusta guys? Na-miss ko kayo. Okay, ang topic natin today is how to become a better YouTubers today. Okay ba yung topic? Kahit wala tayong idea, magbibigay tayo ng konting tips sa mga gustong maging content creators dito kay YouTube, no? Tika, paano ko ba? Paano ba daw? Diba? Kailangan nating magpakita. Grabe, no? Parang ayaw magpakita. Paano ba yan? Ano ba yun? Bakit ano nangyari dito? Hindi lumabas yung aking ano. Wait lang guys at tayo magpapakita. Live na tayo guys. Pasok. Naririnig ba ako? Yeah. Ang topic natin today ay how to become a better YouTubers today. Asan yung camera ko? Bakit naka-off yung camera ko? Okay na tayo. Meron tayong 10 viewers. Excited ang topic na ito. Ako. Naka-off yung camera. Okay. Ayun, nakita ko rin. Salamat. Thank you. Guys,
Live na tayo. Okay. Medyo mas maganda. Kamusta? Kamusta? We have 10 viewers today. Nagsuot ako nito. Nagsuot ako nito kasi nanonood ako sa ano, nakakonekto sa aking nanonood ako sa aking cellphone. Sino mga nandi dito? Let me know kung saan kayo nanonood, where you are tuning in from. Please let me know in the comment section below kung saan kayo nandoon. Uy, parang merong si best friend. Babatiin natin yung mga ano. Kasi atat ng manood tong mga to eh. Kanina pa. Una natin babatiin kay Joy Gabargada. Joy Gabargada, thumbs up na idol kasi nasa bar kami. Okay lang yan. Lahat ng magko-comment, babatiin natin. Kasi alam niyo talaga, lahat ng nagko-comment, favorite, gustong-gusto talaga din ng mabati. Yan ang katotohanan. Yan ang gusto ng mga nagko-comment. Si Joy, thumbs up with the... Ito si ano... Kaso hindi natin alam kung nandito ito. Si Juan, si Marcel. Binaliktad talaga yung pangalan niya. Tamsak lang muna, work pa may habol na lang. Sige, hawol. Hawol na guys. Hi friends. Sabi ni Cherien. Kaibigan natin to. Parang andi dito sa Middle East din to, no? Isa-isahin natin to. Joy Gabargada, ayan na naman, oh. Ano yan? Do the five. Sabi niya, do the five. Pakita natin, para makita ng mga viewers. Do the five. Andito si paring Arnold. Paring Reynold pala. Hola, Big Matt. Yeah. Hola, Big Matt. Reynold Vasquez TV. The most famous digital marketer in the US. Yan. Siya yan. Yan si, guys, di kita nyo si ano, si Reynold Vasquez. I-follow nyo yan. Napakabait na tao niyan. Kapag meron kayong mga kailangan about digital marketing, maasahan natin yan. Shout out sa'yo, paring Reynold, at sa mga, sa family mo dyan, sa California. Magandang araw kaibigan natin. Babatiin muna natin tong kaibigan natin. Tamsak na daw. Salamat. Si Modrabel's best friend. How are you? Matutuloy na rin yung ano, pagpunta mo sa Kuwait Tower. Si Joy, shout out sa Reynold. Diba? Palablab, ah. Palablab daw, sabi ni Joy kay Reynold, palablab na daw si Joy. Sabi ni Joy, stay home. Kumusta, best friend? Eto si ano, best friend ko yan, si Mudragil. Lagi akong nanonood ng mga live niyan. Kanina nanood ako ng live ni paring Reynold. Diba? Ayos lang yun. Si you got this. Si... Yes! Pero pakita po kayo. Biglang host, nasa kitchen pa. Ah, okay. Eh si Motherbills, kaibigan ko yan. Every time na magla-live yan, nakikita ko, pinanonood ko yan. Si Joy, kapag nagla-live yan, nanonood ako dyan. Ang dami natin babatiin ngayon, ha? Si Dennis, good evening po. Magandang gabi dyan. 11 male people in the house. 11 ba? O 9 na lang ngayon.
Di pa kami kinuha ni Amway. Naglilinis pa ng bahay ni Lola. Ang sipag talaga nito ni Joy, guys. Ito si Joy, ano yan, parang naglalaro talaga yan, kaliwat kanan. Bakit kayo pumapayag, no? Bakit kayo pumapayag na kung ikayo ay naglilinis ng bahay, no? Pumapayag kayo, tatlong family, lilinisan nyo ba? Ganun. Tama ba yun? Salamat sa shoutout mo, Sing Matt. Thank you din. Thank you, thank you, thank you. Sige, relax ka muna dyan, parang Reynold, no? May echo ba yung boses ko? Hindi ko alam kung nag-i-echo yung boses ko eh. Ko alam kung nag-i-echo yung aking fun. Guys, may napansin ba kayo about my content? May napansin ba kayo about my content? Kasi kapag nagluluto ako, nag-vlog ako ng mga pagluluto, napapakain ako ng sobra eh, lumalaki yung tiyan ko eh. So, change ano tayo ngayon? Change topic muna tayo ngayon. Sasamahan mo ako, best friend. Sure. Sasamahan kita. Pag pumunta ka ng, punta ka ng Koi Tower, sasamahan kita. Don't worry. Pero ako, never pa ako nakarating dyan sa Koi Tower. Sa Koi City yan. Alam ko, Koi City yan. Pero hindi pa ako nakakarating dyan. Alam nyo, taxi driver siguro yan. Don't worry. Walang problema. Ayana. Ang ating kaibigan from London, UK. Hi, si Crazy Baking Girl. Mega mega love shout out sa aking kaibigan diyan sa UK. Si Crazy Baking Girl. No? Miss Crazy from UK. Hello Sir Matt. Watch lang po, support lang sa iyo. Busy kasi me cooking para sa vlog ko. Hihihi. Yes, sige. Crazy Baking Girl, galingan mo yung pag-edit ha. Kailangan wala sablay. Kailangan wala sablay. Sabi ni Modrables, eto. Ah, walang echo. Okay, good. Thank you. Salamat, paring Reynold. Wala daw echo. Sabi ni best friend Modrables, may entrance fee kaya? Of course naman. Sa animal zoo, may entrance yan. Kaya sa Koi Tower meron dyan. Pwedeng hindi ka mag-entrance pero bibili kami, kakain ka ng bonggang-bonggo doon sa mga restaurant doon. Charot. Modrables, malapit lang daw yan sa Malia. Yes. Malapit lang po yan sa Malia. Meron tayong 10 million viewers in the house. Shout out sa inyong lahat. Okay guys, ang topic natin today ay how to become a better YouTubers today. Okay. Kayo guys, tatanungin ko kayo, as a viewers, paano ba maging isang better YouTubers today? Sige nga, paki-comment nga. Kayo muna yung tatanungin ko bago ako. Hello everyone, andito si Mega Love, shout out kay No Worries Joey. Thank you for coming into my YouTube live. Thank you for coming into my YouTube live at kamusta? Bihira tong mag-comment sa akin si No Worries Joby, pero ay alam ko ano na to eh, dikit na ako dito eh, no? Magandang hapon. Si nagluluto. Oy, diyan ako kakain ha, Crazy Baking Girl, diyan ako kakain. Good one, Lodi. ano bang recipe 'yan? At parang hirap na hirap ka. Mamaya ka na magluto. Dito ka muna, manood ka muna, tumumbay ka muna dito. Baka galingan mo yung pag-edit at saka yung pagluluto kasi after that titikman niya ni papi mo. Ay,
snack ko, dapat approve yan sa panlasa niya. Kung hindi, uulit ka sa pagluluto. Si host, luto na ako, dinner, mga alaga. Wow. O sige, walang problema, magluto ka muna. No, anong oras na ba? 8 o'clock. Ah, sige, late na yung hapunan nyo, ha. Magagalit sa'yo yung mga alaga mo niyan. Late ka na nagluluto. Di ba? Guys, malamig na dito, no? Sino sa inyo yung nakakaramdam ng lamig? Di ba? Sino nakakaramdam sa inyo ng winter? Kung si kayo ay mga taga-Amigilis. Di ba? Okay. Guys, may napansin ba kayo? Siguro ay napansin nyo yung video ko. Gusto kong ibalik yung aking munting talento, no, sa pagtugtog. Hindi pa ako nagsisimula, meron nang nagre-request. 'Di ba? Parang binibigyan talaga ako ng ano, ha. Binibigyan niya talaga ako ng lead kung paano ako magsisimula, no? 'Di ba? Ano yung mga dapat kong i-cover sa pagsisimula ng aking isang vlog, okay, episode, okay, which is yun na nga, I'm planning to buy a guitar, okay, ayoko ng expensive, ayoko ng mura, yung tama lang, pero talagang, kumbaga, may tunog, no, may tunog, tutunog ng maganda, no? Kasi tayo, hindi naman tayo professional guitar player, pero gusto kong ipakita, no, kasi iwas copyright na din, hindi ka na mag-edit, mag-a-add ng mga music, and that is another extra miles pa, no, kapag nag-add ka ng mga ganyan. Sure, Lods, baking this time, sure. Ano ba yan? Paki-upload mo naman mamaya at nang mapanood na yan, ma-share na natin sa ating group. Salamat sa pagluluto mo. Dapat gawin mong cameraman dyan yung asawa mo para ano. Ito, sabi niya, 4 degrees dito. Oh, yung ang lamig dyan sa ano, no? Ang lamig talaga dyan sa UK, no? Grabe. Sinong pwedeng i-shoutout natin dito? Meron tayong nakashare ko sa Facebook, oh. Parang kilala ko yan. Sino? Sino? Sino kilala mo? parang kilala niya yan. Sino yan? Sinong kilala mo? Sinisipon ako, guys. We have 11 viewers, 10 viewers in the house. Welcome to my YouTube live. Guys, may napansin kayo, gusto ko talagang enhance, explore yung talent ko sa pagigitara, no? Ikuwento ko lang yung mga, since I was in grade 4, no? Since I was in grade 4 kasi, kaya ako nagkahilig din ako sa gitara kasi yung tatay ko is a guitar player, no? Guitar player siya ng mga sinaunang kanta. Okay, kumakanta sila, nangaharana sila, tumutugtog sila sa mga sayawan, ganun, 'di ba? Ganun yung tatay ko noon. And one time nung time na nasa grade 4 ako noon, elementary grade 4, yung tito ko from Manila, dumating siya sa bahay. And hindi ko inaasahan, may gitara kami nun sa bahay, eh. Hindi ko inaasahan yung tito ko, na kapatid ng nanay ko, napakagaling pala ng boses. First time ko na makita ko yung tito ko na yun na galing ng Manila. And nung siya dumating sa bahay, umuwi ng probinsya, humawak siya ng gitara. Nakita ko,
bilib na bilib ako sa tito kong yun. Napakagaling niyang tumugtog. No? Kumbaga, yung mga time na yon, siguro that time, that was grade 4 ako, siguro mga 85, something like that. And then, nung tumugtog yung tito ko, na tumutugtog yung tito ko, mga old song ang tinutugtog niya, no? Siyempre, 1980s. Diba? So, nakikita ko. Sabi ko, ang galing ng tito ko. Doon ako na-inspire sa tito ko. And every time na titingnan ko yung mga tinutugtog ng tito ko, sabi ko, parang kayang-kaya ko sigurong gawin to, gayahin to. No? So, nagka-interest ako. Ayun, yung tito ko, hindi, before siya dumating, nagigitara na ako noon. Pero, the first song na pinag-aralan ko sa guitar ay yung kantang My Way. Alak yung kantang My Way. Di ba? Yan yung kinakanta ng mga manginginom. Sabi nga nila, kapag ang kanta mo'y My Way, maraming namamatay. Diba? So, that time, nung tumugtog yung tito ko, na-inspire talaga ako sa tito ko. Napakagaling. And ngayon, ang tito ko siguro mga nasa 55 to 60 years old. Kumakanta pa rin siya, tumutugtog pa rin siya. Talagang, especially pag may mga harana, di ba, nung araw, uso sa... No? So kapag nung time na umuwi na yon, nang harana din sila, talagang pumupunta siya sa mga bahay ng mga mga parang katuwal lang, no? Harana lang. So, nung time na tumugtog yung tito ko, unang beses siyang pumunta sa bahay, siguro kumanta siya mga 10 kanta. Na-inspired ako, napakagaling. And then, nung pag-alis ng tito ko, hinawakan ko yung gitara ko, lahat ng mga kinanta niya nasusubaybayan ko. Kasi habang tumutugtog siya, nanonood ako, sabi ko, parang alam ko, no? And ang tips ko sa pag gusto mo talaga matutong maggitara, hindi lang yung chords yung dapat mong pag-aralan. Wala doon yung buhay, no? Ang buhay talaga ng how to be a good guitar player is kung paano yung finger style mo, di ba? Strumming, finger style. So, nandiyan ang buhay niyan. And now, medyo high-tech na rin ngayon yung mga different kind of, fruit, di ba? Different kind of fruit, different kind of, meron pa tinatawag dyan na, pentatonic scale, yan yung mga pentatonic scale, di ba? Paano mo, okay, pentatonic scale, yan, pinag-aaralan natin yan. And that time, nung ako ay nasa college, meron mga kaibigan na napakagaling ding mag-gitara, no? Nung nasa kolehiyo ako sa May Kawayan, Bulacan. Yan kasi ako nag-aaral sa May Kawayan, Bulacan eh. So, nag-aaral ako dyan sa May Kawayan, Bulacan. Meron akong kaibigan dyan na isa na napakaganda ng boses. Tapos, every time na papasok siya sa school, every day, lagi niyang dala yung gitara niya. Napakagaling. Inspired din ako doon. And I learned some songs and some skills, no? Natuto ako doon sa aking kaibigan na yun, no, that time from 90, kasi nag-graduate ako diyan sa May Kawayan, Bulacan was 1996 to 2000. Yan, yun yung mga panahon na yan. And yun na nga, nag-start akong mag-guitar since grade 4 ako. So, nung time na nag-aral na akong mag-gitara since grade 4 ako, every Christmas, every caroling, di ba? Di ba pagka yung araw ng, di ba, yung araw ng Undas, yung Undas, November 1. And yung from the month of December,
Di ba, uso yung nangangaroling kayo sa mga bahay, pupunta kayo sa iba't ibang ano. So ako, lagi akong may pera nun. No, every time na ako ay mangangaroling sa isang bahay kahit mag-isa lang ako, meron lagi akong pera nun. Bakit? Kasi may gitara ako eh. Ako tumutugtog, di ba? Pagka tumugtog ako sa isang bahay, binibigyan ako ng 2 pesos. Ito, 2 pesos. Masaya na ako nun. Pagka naka 5 pesos ako, sobrang saya ko na nun. No? Pero that time, hindi ganun kalaki eh. Hindi umaabot ng 5 pesos kasi pagka nun, meron nga tinatawag, piso lang, masayang-masaya ka na, no? 2 pesos lang, masayang-masaya ka na. So, ngayon, pagka nangaruling ka sa isang, sa Christmas season na yan, hindi lang, siguro kung masipag ka from morning to evening, baka umabot ka ng 500 eh, no? Kung mabait yung mga pupuntahan mo, no? That time, ang pinupuntahan ko, is yung medyo alam ko maganda yung bahay kasi pag mag-alam mong maganda ang bahay, wow, mukhang malakas magbigay ito. Di ba? Malakas magbigay ito, malaking magbigay ito kasi maganda yung bahay eh. Pero, syempre, natatapat din tayo kung napupunta rin tayo dun sa mga bahay na simple lang, no? Kung magbigay ng konti, minsan hindi nagbibigay, ay pasensya ka na, next time na lang dahil walang pera. Okay lang, at least nakantahan mo sila ng Merry Christmas, di ba? Napati mo sila. So, ganun. Ngayon, pagka naman, pero not most of the time, ay nag-aano ako, hindi ako nangangaruling ng ako lang. Siyempre, nangangaruling ako, may mga kasama ako ng mga bata, yung mga kababata ako, mga pinsan ko. So, minsan tatlo kami, minsan lima kami, ganun. So, yun na nga, but minsan din kapag may mga grupo talaga, let's say nung high school ako or nung elementary ako, minsan yung school namin mangangaruling kami, inuutosan kami nung teacher na mangaruling ganyan. Ako talaga yung gitarista, ako yung nagigitara. Imagine na from uumpisahan namin ng morning hanggang gabi, tutugtog ka nang tutugtog paulit-ulit, no? No, isa nga pala, pag ikaw ay nagigitara, kinakailangan yung mga daliri mo, no? Yung mga daliri mo talaga, kinakailangan yan ay abutin ng kalyo. Magkaroon ng kalyo yan. Kasi kung hindi yan magkakaroon ng kalyo, alam niyo yung kalyo? Sinong nakakaalam ng kalyo? No? Sinong nakakaalam ng kalyo? Yun yung talagang ibig sabihin ng kalyo, yung magkakaroon ng maninigas muna yung mga kamay mo, no, bago ka matuto. So, ganun yun. So, teka, bati-bati muna tayo. Sino nandito dito? Sabi ni, ano, nag-request ng kanta sa'yo. Ayo. Nag-request ng kanta daw si Crazy Vikinger. Sige. Sample, Lodi. Dantam sa coast. Thank you, Liz, around TV. Andito na si Maricel from Saudi Arabia. That's my dad favorite song. My Way, no? Sabi ni Crazy Baking Girl, nabanggit ko kanina My Way, di ba? So, yes, napakadali lang po. And that time, nung una kong pinag-aralan yung My Way, tatlong chords lang yan. Okay, tatlong chords. D, J, at saka A, yan lang yung chords niyan. So, depende na lang sa'yo kung paano mo siya, kung paano yung strumming pattern mo pag ikaw ay tumugtog. Okay? Si Maricel, matigas ang dulo ng daliri gawa ng kwerdas. Ah, oo, syempre, hindi. Pagka ikaw ay, pag ikaw ay nagigitara, talagang kinakailangang manigas muna yung mga kamay mo. Yan. Yan ang mangyayari dyan. Okay? So guys, and yun na nga, nung hindi lang nagtatapos doon, simula nung elementary ako, nag-start ako mag-guitar from grade 4, and then nung nag-jump ako ng high school, every time na merong mga caroling,
every time na may caroling, ako lagi yung gitarista. And then, yun na nga, every time naman na may mga party-party, gatherings, siyempre, dalalagi natin yung gitara natin. May gitara ako noon and siguro yung gitara ko ay buhay pa yun, nandun pa yun sa amin. But anyway, guys, kapag ikaw ay nagsimula na mag-aral mag-gitara since bata ka pa, paglaki mo, daladala mo pa yan. But of course, yung ibang mga songs, malilimutan mo na talaga yung lyrics. Lalo na ngayon, no? Wala ako sa Pilipinas, andito ako sa Kuwait. So, hindi ko napapractice yung mga favorite songs ko nung araw. Okay? Kayo guys, ano ba yung favorite song nyo? Okay? Nung time na ako ay nasa high school and college, ang favorite song ko noon, ay yung mga Harana, di ba? Eraserheads, Harana. Okay, yan yung mga kinakanta ko. Tagalog. Nag-start ako ng Tagalog. So, nung college ako, sabi ko, bakit? Ako kasi, kapag ka kumanta ako sa guitar, pinipili ko talaga yung mga yung mga songs na sa tingin ko ay maganda sa pandinig, no. Hindi porket narinig ko yung isang songs pag-aaralan ko na hindi. Pag alam kong maganda siya sa pandinig, medyo ang dating niya, mahilig ako sa ano sa mga country songs. Country songs 'yan, 'yun ang mga favorite ko. Sabi ni Maricel, depende sa taas ng voice, danas ko 'yan. Us. Aha. Pwede kunin kahit sa ang ariglo ng loob. Okay? So, acoustic songs tayo, no? So, i-explore lang natin dahil naisip ko playing guitar, no, is a good content, no, when it comes to YouTube videos, isa sa mga maayos na content para magkaroon ng hindi lang naman ang sa akin is ma-explore ko lang yung skills ko. Okay? From baby step to up to level up ganun. Hindi ko may pa-promise na talagang sobrang galing, pero siyempre bukod sa hilig ko talaga yung mag-guitar, is hilig ko rin kumanta. Okay, mahilig din talaga ako sa music. Okay? So, lumalayo tayo dun sa topic, no? How to become a better YouTubers today, guys. Okay? Kung meron kayong idea how to become a better YouTuber, please drop your comment down below para ma-share natin sa iba, no, na nanonood. Especially doon sa mga nagsisimula pa lang, no, paano gumawa ng content. Last previous days kasi ang aking napanood ay si Brian Johnson. Brian Johnson ay isa sa mga napakagaling na YouTubers, no. He is an American, but yun na nga, ang sinasabi niya, kapag nagsimula ka, no, lahat tayo ay nagkakamali, no, sa pagiging isang, kapag ikaw ay nagsisimula pa lang, ang isang pinaka-challenge sa atin is yung paano ka mag-shoot ng video, paano ka kukuha ng mga angles, okay? Ano ba yung mga different shot ng video mo, wide angles, diba? Close angles, wide angles, medium angles. So, ganun. Siguro, kung ikaw ay nagsisimula pa lang, okay, and na-prepare mo na yung iyong channel, na-prepare mo na, na-setup mo na lahat ng mga settings ng channel mo, ang the next step naman na gagawin mo is paano ka... Okay? Ibig sabihin, ayon kay Brian Johnson, kung ikaw ay nasa isang ikaw ay nandun lang, dun lang umiikot yung routine mo, everyday routine,
gumawa ka ng, pwede kang gumawa ng ibang tutorial. Okay? Ano ba yung mga hilig mo? Ano ba yung gusto mong gawin? Tulad ng iba, ginagawa luto. Yung iba namang nakikita ko na Filipino YouTuber na nagtatrabaho sa bahay is meron silang konting alam sa cellphone. Meron silang konting alam sa pag-set up ng cellphone nila, no? 'Di ba? Lalo na ngayon, nag-uumpisa na silang magsimula sa YouTube. So, nagkakaroon na sila ng idea paano mag-set up ng camera, paano palinawin yung camera, paano mag yung iba naman monetize na, paano mag-apply sa monetization program. So yun yung nakikita ko sa ibang tutorial. Okay, and kung ikaw, pwede ka rin naman, kung ikaw ay medyo masayahing tao, pwede kang magpatawa. Pwede kang magpatawa sa iyong vlog. Okay? So marami kang pwedeng gawin, no? Especially kapag ikaw ay nagsisimula, is kailangan mo talagang humarap sa camera. Kailangan mong in order to be followed, no? Kasi ang hirap kasing i-follow ng isang YouTuber kapag hindi mo sila nakikita. Okay? Siyempre, video na nga lang 'yan, pwede naman sila magpakita, but yung iba siguro yung iba hindi natin nakikita yung iba kasi ang mga content nila ay mga music, okay? Music. So, or yung mga any copyright music, yun ang kanilang kinokontent. So, mas prepared nila yung ganon. Hindi talaga. Pero, but the most important talaga is at least once a week or once a month is may nakikita yung tao na sino ba tong tao na to. Diba? So, ganun ta. Meron tayong 15 viewers in the house. Guys, shout out sa ating ang haba na pala ng natin. So sabi ni, meron tayong rito, si Neo Pingol, Tamsak host, Ruth Pingol, si Ruth Pingol. Hello. Magandang shout out sa'yo dyan, magandang kilala kayo. Si Ruth Pingol, si Josh and Jane Luan Vlog, no? Tamsak din. Salamat sa walang katapusang yan ang sinasabi ko sa'yo, no? Yung mga nagko-comment dito, yung mga nagtatamsak dito, sila talaga yung mga nilagyan ng epoxy, no, yung hindi nilagas ni Lolo. Okay? Sabi ni Ruth Pingol. Hindi ko masyoto, ah. Anong nangyari? Si Ruth Pingol, daan lang host. Nakala LS pa rin. Sige, salamat sa pagbisita mo, ha. Okay? Huwag kang magsasawa. Stay home. Yes, stay home tayo ngayon, guys. Medyo close pa rin yung aming restaurant. So, kinakailangang gumawa tayo ng different activities habang nandito sa bahay. Sumasakit ang katawan ko, no? Kaya ako kasi hindi na ako nagbablog ng pagluluto kasi yung pagluluto ginamit ko lang yun, ginawa ko lang yun as a starting point ng aking vlog. But yun nga, nung nakaraang 5 months pandemic, habang nagluluto ako, syempre kinakailangan kong gumawa ng vlog, kinakailangan kong magluto, ako lang naman yung kakain, napapalakas yung kain ko, 5 times a day ang kain ko, so nakakalaki pala ng bilbil yung vlog mo pagluluto, no? Wala namang kakain, buti sana kung pangtinda or ibebenta mo sa ibang tao, no? Kunti lang yung kakainin mo, then the rest ibebenta mo. Consistency, yes! How to become a better YouTuber, no? Tama yan, yung sinabi ni No Worries Joby, consistency. Diba? Consistency, kinakailangan tuloy-tuloy, guys. If you are making videos a week, once a week, that is good. And sabi nga doon sa nabasa ko, the best time, the best days in a week na para mag-upload ng video is Wednesday. Wednesday, 8 o'clock ng umaga. Yan daw yung sabi ni YouTube, napanood ko yan kay YouTube.
sa YouTube creators na ano ba yung araw na pinakamagandang mag-upload. Kasi yung Wednesday na yan na 8 o'clock morning, meron silang free ano niyan. Meron silang i-recommend talaga ni YouTube yung video mo. No? I-recommend niya, lagi niyang ipapakita sa maraming viewers. So, the best days in a week to upload the video is Wednesday 8 o'clock morning. So, nagkakaroon tayo ng yan, dati hindi ko alam yan. So, siyempre tayo sa lahat ng mga ginagawa natin. Sabi naman ni Mama Susie. Oy, si Mama Susie. Maraming salamat po, Mama Susie. I think ang laki na ng bahay nito ni Mama Susie, tama ba? Thumbs up dan po, host. Good evening. Magandang gabi sa iyo, Mama Susie. Kadama. Ah, isa pala tong dito pala to sa ano, I think Middle East din to. Kasi the word Kadama is Middle East yan eh. Pag sinabing guys Kadama, katulong. And we are proud pala, no? Shout out at we are proud sa lahat ng mga Kadama dito sa buong Middle East at mga kayo naroroon. I am very proud of you dahil alam mo, sa totoo lang, most of my Facebook friends are Kadama, but I am very proud of them. And imagine sa lahat ng kung ikaw ay isang katulong, that's fine dahil the last pandemic at ngayong dumadating itong ating crisis na to, no, lagi silang may trabaho. Malaki ang kanilang, hello, Mama Susie. Sige. Guys, yung gustong magbaba ng bahay, pwede kayo magbaba, okay? Pwede kayong magbaba, pwede kayong mag, pwede kayong mangisda, pwede kayong maglablaba, no? Walang problema yan, guys. Dan Tamsak Host, si Mary Anubawan. Yeah, si Mary Anubawan, nandito din pala. Thank you, ha? Thank you for coming sa aking, ano, sa aking live. And, guys, kung meron kayong gustong isuggest, okay, sa ating topic, how to become a better YouTuber today, kung meron kayong as you go along the way, no, as you experiencing your YouTube journey, i-share nyo naman dito sa comment, no, kung ano yung nararanasan nyo, ano ba, paano ba natin mai-improve, how will you improving yourself, okay, to be a better YouTuber today, no. Kinakailangan mo bang magsisigaw sa vlog mo? Kinakailangan mo bang magpa-cute sa vlog mo para magkaroon ng views? Okay, kasi si YouTube hindi lang subscribers ang kanyang binabayaran. O, ang binabayaran talaga dito is the number of views. Kung gaano kadami. Okay? Siguro diyan sa mga views na yan, hindi ko pa iniisip yung mga views. Focus ko yan eh. Ang nakafocus lang ako is kung paano gumawa ng video, yung saging, baka naman, di ba? Sabi ni, ano, tambay lang ako dito. Sige po, tambay lang po kayo. Walang problema po. Salamat po sa ano, no? Sabi ni, ano, thank you kay, ano, ha, kay Mary Anubawan at sa patamsak mo, I think natamsak ka na rin kita. Lodi, mabait yan si Mama Susie. Ah, talaga? So, sige. Sinong gustong umakyat nga pala? Baka merong kayong interviewin natin. Kung sinong gustong, kung may idea dyan, kung sino yung nakaka-experience ng konting kaalaman, no, ipaka-share naman, no, bring up to my, let's come up to my ano, as my co-host at tayo ay magdaldalan muna ng konti dito, di ba? Share ko yung aking kuan, invite ko yung aking ano, share ko yung aking screen, okay, share ko yung aking ano, yung StreamYard ko, akyat kayo kung sinong gustong makyat at nang para ano naman, para tayo ay medyo masaya, di ba? Yun lang yan eh.
Sabi ni ano? Sabi ni andito si Ate Malo. Shout out Ate Malo. Ito si Ate Malo, nandito rin to si Ate Malo sa Kuwait. Ito mo yung mga legit viewers natin. Thumbs up dan idol. Thank you Ate Malo ha. Guys, huwag niyong kalilimutan yan si MNB Family Vlog. Every time na ako'y nagla-live stream ay hindi nawawala yan. Napakabait na ate niyan. Ay napakabait na ate niyan. Si ano, thanks doc. Si ano naman, si Joey kadama po, pero bungga kami. Yes. Bongga talaga ang mga kadama. Ako'y super proud ako yan. Nagbaba ng bahay si MNB. Guys, patamsak si MNB kung sino hindi pa na. Tapos ito si Ate Malo. Si Ate Malo yan. MNB family. And madalas din siya nag-ELS. Okay, let's support. Supportahan natin. Bigyan natin ng konting ayuda. No? Pandemic ayuda. Tamsak dan Rosalinda Rockhope. Ito, first time ko to. Let's welcome Rosalinda Rockhope. I-welcome natin to, no? Rosalinda, wala ako ditong ano yung... No? I-welcome natin yan. Si Rosalinda Rockhope. Okay, shout out tayo. Shout out to you, my friend. Si ayan. Si Joy. Sabi ni Joy, idol, parang pilot lang ah. Nang aasar ka na naman. Hindi kasi, alam mo kung bakit meron ako nito, naka-bluetooth to sa aking mobile. Andito yung mobile ko. O ayan o, nakahang yung mobile ko. So, naririnig ko kung ano yung sinasabi ko. Diba? Si, andito rin, si Mitch TV 11. Uy, parang iisa to si Mitch TV 11 saka si Maris, iisa to ah. Kitang-kita ko sa profile. Sino pa ba? Sabi ni Rosalinda Rakop, mega shout out Maricel. Oy, mukhang magkakilala sila. Si Maricel at si Rosalinda. Mukhang magkakilala to si Maricel at si Rosalinda. Support ako sa iyo, syempre. Ayan, yan si Ate Malo, no? Huwag po natin kalilimutan yan. MNB Family Vlog. Okay? Ayan ay napakasipag at napaka better YouTuber ng ano, mga panahon na to. Yan po ay lagpas na sa kalendaryo din para ding ako. So, medyo pareho lang yata kami, no? 40 plus. Pero yan ay nag-YouTube at napakasipag po niyan. Talagang... yan po ay araw-araw po yan ay nangingisda, no? Kahit bumabagyo, nangingisda po yan. Nag-ikot-ikot ako sa mga live. O, yun. So, salamat sa pag-iikot-ikot mo. Nakita mo si BigMat08. Tamsakan. Tamsakan mo na si BigMat08. Salamat sa'yo. Sabi ni, ano, thanks Ate Rosalinda sa pagtamsak mo. Parang organic lang yan, host. Guys, bigyan nyo naman ng magandang ng quality dikit yung isa't isa, no? Kasi kapag nandito kayo sa live stream ko at nalagasan kayo, walang kwenta yung mga saging nyo, no? So ang may kwenta lang is yung panonood nyo, no? Nagkaroon ako ng watch hour. Yeah, andito si Pido Official. Tamsak host. Thank you Pido Official, no? Maraming salamat. Pido Official is the bago lang to, bagong ano lang to sa LS ko. Shout out sa iyo pare Koy. Super proud of you, no? Andiyan yung mga guwapong-guwapo to si Pido Official. Ang ganda ng profile niya. So, dikita na natin to, no? Magbababa ng jacket, no? Magbibigay pala ako ng jacket. Bigyan natin ng jacket dahil taglamig na. Si Reynold Vasquez, wala pala tong ano, Jack, si Boss Reynold eh. Anong nangyari dito?
Okay, Pido official is in the house. I think hi sis Maricel, yan bumabati na si Joy. Si Joy, napakasipag na ba? From organic yan host, dala ko. Oh, from organic. Salamat ha, thank you so much ha sa pag-share ng ating ano. Paki-share ng ating live para maraming makanood, no? Paki-share niyo sa mga friends nyo, ikalat nyo, walang problema. Kahit saang lupa-lupay ng mundo, ikalat nyo yung ating live stream. No? And para magkaroon tayo ng mabilis yung success kaagad, no? Ikalat nyo. Yan ang gusto natin, yung ikakalat natin yung ating live stream. Hi Joy, ayan. So, ayan na. Nagbabatian na sila, parang matagal na silang magkakilala, ha. Si Rosalinda, welcome Maricel, andito lang kami support. Thank you so much sa iyo Rosalinda. Mukhang ito si Rosalinda ay isa din to sa mga hindi ka lang how to become a better YouTuber today but a better supporter, no? Dapat ganon. Mali ba? Mamaya i-edit ko yung aking title ng aking title ng live ko, how to become a better YouTuber and a better supporter. Di ba? Laking tulong, no? Si Iyuan Maricat Vlogs. Ayan, welcome Iyuan Maricat Vlogs. Shout out sa iyo. Hindi ko to masyadong matandaan pero alam ko ito ay tinamsakan ko na din at ito ay nilagyan ko na rin ng epoxy. Ito ay paminsan-minsan ay nadadaan sa mga video ko, no? Maraming salamat sa iyo. Hindi ko lang alam kung babae ito o lalaki, but anyway, big shout out sa iyo, no? Mula kay Big Matt 08. Sabi ni Joy naman, MNB Family Vlog, OTW, yan. Ayan, nagkakaroon na sila ng, imagine, no, yung mga hindi natin kakilala sa mga past live stream natin ngayon. Nagkakaroon na kayo, nagkakakilala. Lahat guys ng mga nanonood dito sa live stream ko ay yan ay mga legit, no? Hindi yan scam, walang budol. Yan ang sinasabi ko guys. Pag kayo ay napunta dito sa LS ko, make sure na hindi kayo budol, okay? Ibig sabihin ay bumabalik at bumabalik kayo, no? Ganun lang yun eh. Sabi nga, helping everyone succeed. Ayan, ganyan tayo eh. Di ba? Dapat ay hindi lang puro channel natin ang ating iniisip, kundi channel din ng iba. Okay? Ganun yun. How to become a better YouTuber, hindi lang better YouTuber, hindi lang a better content creator, but a better supporter din. Okay? So, magandang ano yan. Sabi niya, ano, medyo lumalayo na tayo, ang haba na ng ating thank you Ate Rosalinda, nagkaisa tayo sa vlog. Yeah. Yan si Lesiram TV binaligtad naging Maricel. Yan ay bago pa lang yan nagsisimula. Suportahan natin yan guys, no? Mahilig mangisda, okay? Yung iba naman pag nangingisda, 10, magkakaroon ng 10, 20. Pero nalalagas, okay? Huwag po, sayang po yung effort nyo, promise. Okay? Mas mabuti yung kung didikit kayo, make sure na, ano, na legit talaga. Make sure na maganda yung quality, yung pagkakadikit nyo. Ayan, sabi ni, ano, dikit kalimbang na host. Thank you ha, bossing. Welcome natin, no? This is amazing superstar, Mr. Pido Official. Maraming salamat, bro. Salamat, napakagwapo guys ng lalaki na to. Sana dikitan niyo to, no, yung mga alagad natin diyan, no, bisitahin niyo si Pido Official at bigyan natin siya ng kumbaga hospitality, no. Ganun, parang nagsiserve ko sa isang restaurant, di ba? Pag dumating yung customer, kinakailangang bigyan mo ng 100% good service. Okay? Ganun 'yan, guys. Si Iyuan, stay home. Yes, stay home daw si Iyuan. Sabi naman ni Maricel, wala pa akong jacket. Ay. Wala jacket. Nagagalit.
Nagagalit walang jacket. Ano ba yan? Eto, bibigyan natin ng jacket. Pag ikaw ay tumatamsak ay para daw yung ano eh. Para kang nagsiserve sa, syempre, pag sinerve mo ang isang pagkain na malamig or kung kape man, sinerve mo ng hindi mainit, hindi umuusok, ay magrereklamo guys yung mga customer. Okay? Ganun lang din yan, no? Kinakailangan, bigyan nyo ng magandang ano, panoorin nyo isa, dalawang video, saka kayo dumikit. Okay? Ganun guys, ang dumidikit, ha? Huwag yung nanood ka ng ilang segundo and then skip mo na kaagad, no? Cancel mo na kaagad yung panonood mo, then sabay tamsak. Makikita talaga nila doon. Nag-comment ka, hindi naman quality. So useless guys, no? Huwag nating gawin yun, no? Be honest tayo. Mga lamang sa kapwa dahil yan ay hindi rin babalik din sa atin. Tulong sa atin guys, huwag natin gagawin. Okay, so from Team Organic din ako host. Wow, sabi ni Pido, official Team Organic. So guys, kapag ikaw ay isang YouTuber, hindi lang maghahanap ka rin ng mga organic friends. Okay, hindi lang, syempre, yun yung mga vloggers or yung mga YouTuber na naggustong mag-grow ang channel nila, ang nakapokus yan sa pagpapadami ng subscribers, sa pakikipag connecting each other, communication, relationship, okay? Gustong makilala, gustong magkaroon ng breakthrough. So, yung mga YouTuber, syempre, dyan lang yan nakapokus minsan. But, don't forget, no, yung mga organic friends nyo, i-ano rin nyo, let them know kung ano ang meron sa channel nyo. Okay, let them know kung paano nyo sila mapapasaya, baano natin sila mabibigyan ng, ano lang naman to eh, YouTube is, it is just only a video. But make sure na sa video na nato is meron silang value na natututunan. Meron silang na-adapt, no? Nakikilala kanila, no? Ano ba yung matututunan ko sa channel nato? Or ano ba tong, ito ba'y magpapasaya sa akin? Ito ba'y magpapatanggal ng stress ko? Ako ba'y tatawa dito sa channel nato? Ako ba'y matututo dito magluto? Ako ba'y matututo dito kung paano mag-apply sa partnership program? Mga ganon. Okay? Lagi nating iisipin, no? Ano yung makakatulong, no? Helping. Yeah? How can we help other people para mas mag-grow pa yung ating channel? Okay? Team Organic kami, oy. Team Organic daw sila. Sabi ni Rosalinda, tama. Rama host, agree ako sa iyo, oy. Mali yung... mali yung ano mo, tama daw sabi niya, no? So si sa ganun kami mga nagsusuport din kami lagi. Yan yung alam mo guys, kapag ikaw ay bagito, okay, kapag ikaw ay bagitong YouTuber at you are trying to improve yourself how to be a professional YouTuber. Guys, kapag may nagko-comment, magko-comment din tayo. Magre-reply tayo sa kanila. So nararamdaman ng mga nagko-comment sa atin na they are human. Okay, they are a human being. They are not a robot, no? Dapat ganun. Okay? So and kapag kung gusto mo mag-grow talaga yung WH mo at gusto mo mag-grow yung iyong channel, magko-comment ka sa iba't ibang mga video. That is yun yung tamang way, okay, to grow your channel. Comment ka lang ng comment, okay, para mapansin ka. Kasi guys, kung hindi ka magko-comment, hindi napapansin nung channel na yon na pinanood mo, hindi niya mapapansin yung channel mo. Okay? We are doing a lot of things every day in our channel, in the YouTube platform. Marami tayong ginagawa, no? Hindi lang sa YouTube, minsan nakatambay tayo sa Facebook,
Minsan nga napapabayaan na natin yung Facebook natin. Minsan napapabayaan na natin yung ibang mga kasama natin, kaibigan, hindi na natin sila nakakausap dahil sobrang busy tayo, no, sa pagpapalago ng channel natin. But of course, no, kinakailangan ay bigyan pa rin natin ng time, no, once we sit in kapag naupo tayo sa isang oras na yon, let them know, no, replyan natin sila, let them know na mahalaga sila sa atin. Okay, ganun dapat. Okay, kasi kung marireplyan mo yung iba, pero siguro kapag sobrang dami na, siguro kapag ka ikaw ay isang sikat na YouTuber na at ang nare-receive mong comment ay umaabot na ng 10,000 sa loob ng isang linggo or isang buwan, hindi mo na talaga sila marireplyan. Wala ka ng time. Kasi busy ka rin sa pag-create ng content. And kapag ka naman siguro ang the best na makita mo lang is always visiting your notification icon para i-heart sila or i-thumbs up. Okay, so mapil man lang nila na talagang party sila ng iyong conversation, no? Kapag nagbibigay ka ng heart, siguro kapag nakilala mo sila, doon ka magre-reply, no? And kapag maganda yung kanilang comment, doon ka magre-reply. Okay? So, sabi ni Rosalinda, hinangang mag-jacket post. Ay, sino pa bang hindi naka-jacket dito? Wait. Top comment. Rosalinda, ayan na. Nagbigyan na kita ng jacket, no? Pasensya na kung hindi ako nakapagbigay agad ng jacket. Ayan. Si Pido. Pido official. Guys, dikita natin si Pido, no? Ayan ay tingin ko ay napakabait na YouTuber niyan at okay, sige daw, mag-comment daw kayo kung may jacket na kayo. Bigyan ko na kayo ng jacket. Si busy sa topic ate. Meron tayong 12 viewers in the house. Si sabi ni sino may sabi? Si andito si Joss and Jen One Vlog. Stay home, stay home, stay home, no? Guys, ito ay kasamahan to ni Ate Malo ni MNB Family Vlog, si Joss and Jen. Yan ay mga team nila. And guys, super legit yan at dikita natin sila. At okay, bigyan natin sila ng hospitality. Bye Joy muna, bye muna Joy. Sabi ni Joy, kinuha na kami ng amo namin. Okay, sige. Ingat kayo dyan sa pagbiyahe, no? Si Rosalinda, tumawa si Rosalinda. Mukhang masaya si Rosalinda. Salamat po sa thank you Rosalinda ha. Pasensya ka na kung medyo late na, no? Pero pwede kayong magbaba ng ano nyo. Maglablaban kayo, bahala kayo. Nagdikitan kayo, but make sure mabait yan si Pido. Wow, mukhang magkaibigan tong dalawang to ha. Si Pido at si Rosalinda. Di ba? Mukhang magkaibigan tong dalawang to. Sige, sige. Pido. Sabi naman ni Rosalinda ulit, host na. Sige. May laptop ako, no? Panonoodin natin yan. Sige. So, yan. Panonoodin natin yan. Panonoodin natin yan. Sige, sure. Si, alam mo kasi, sa isang live stream, the more na nagko-comment ka lagi at ibig sabihin nanonood ka, mas natatandaan ka ng isang nagla-live stream. Rosalinda Rakop. Ay, nako. Mag-comment ka dito ha para mabalikan kita at matandaan. Sabi niya, host, mga supporter nga kami. Wow, supporter daw to. So ibig sabihin, hindi lang pala pagiging isang YouTuber.
Sabi ni Manay, ayto si Manay Waray USA. Ito ay si Manay Waray USA ay taga siyempre USA. Maaaring nasa Amerika to, tama? Tama sa ako ayun. Shout out sa iyo Manay Waray USA. I think nasa Amerika to no, last 2 weeks ago I think ito ay naging YouTuber's friend natin yan. So, thank you sa pagpasok and kahit papaano ay pinaunlakan mo ang aking live stream. Okay? Pinaunlakan mo yung ating live stream. Maraming salamat. So, guys, abangan nyo yung aking gagawing mga vlogs, no? Guitar playing and hopefully sana suportahan nyo ako. Kung hindi naman, okay lang. Bahala na kayo. Konsensya nyo yun. Di ba? But of course, tayo ay magsisimula tayo sa very beginning ulit kung paano natin i-grow yung ating channel, doing some singing, okay, playing guitar, and hindi ko alam kung anong mangyayari, wala akong idea, no? Ano ba yung mga favorite or mga latest songs ngayon na patok sa pandinig ninyo, hindi ko alam, guys. So mag-iisip pa ako nung ano, but I have okay, kung mahilig kayo sa mga country songs, so we have something in common. Kung mahilig kayo sa mga love music, we have something in common, no? So yun lang, guys, at sana ay patuloy, no, hindi natatapos yung ating pangarap, no, dito lang sa pagtamsak. Okay, hindi lang natatapos yung pangarap natin sa pagtamsak, pagdikit, kundi sa panonood at suporta, no? Hindi dito, siguro, tama nga sila, walang forever pero may habang buhay, okay? Hanggat may internet tayo ditong dumadaan sa ating cellphone, okay? Nananalaytay sa ating cellphone ay lagi tayong connected, no? Pag wala ng internet, wala na tayong perang pambili ng internet. So siguro pahinga muna, okay? Lodi, ingat po, tapusin ko na yung ginagawa ko. Bye sa lahat po and have a good weekend, everyone. Thank you, Ate Crazy Baking Girl. Okay, I hope na masarap yung iyong niluto, masarap yung iyong inihandang pagkain, anumang recipe yan. I think gustong-gusto yan ng asawa mo, and have a blessed weekend din, no? sa inyong mag-asawa diyan sa UK. Sabi ni Joy ay MNB Family Vlog, done to you, bukas po na lang ako sukli. Okay, guys. Yan, pwede kayong mag-suklian bukas. Okay, walang problema. Okay lang. Okay, so ngayon, let's jump to one topic. Let us jump to one topic. Ano ba yung favorite song nyo? Ano ba yung, sa 10 viewers natin, ano ba yung favorite nyong kanta na pwede nating gawin? Okay? Kasi ako, kung ako'y gagawa ng isang cover, gusto ko ay galing sa request ng mga viewers. Okay? Hanggat walang request, wala akong gagawin cover. So, ganun yun. Yeah? Tingnan natin kung hanggang saan ang galing. Di ba? Siyempre, ako yung mag-exert ng effort and kayo ay manonood lamang, okay? Bahala na kayo kung sabihin yung pangit. Bahala na kayo. I don't care. Di ba? Ganon lang yun, guys. Kung kayo ay ano, sabihin nyo lang na, kumbaga sa pagkain, di baling ubusin nyo, sabihin nyo lang na masarap. Di ba? Kain lang kayong kain, di baling ubusin, basta sabihin nyo lang masarap. Sabi ni Joy, ay hi, pagod idol. Ito si Joy ay ang babaeng hindi napapagod. Yeah. Ang babaeng walang pahinga. Napakasipag talaga niya ni Joy. No? Yan ay best friend natin dito sa Kuwait. Okay, shout out sa iyo, Joy, at sa family mo diyan sa Mindanao, sa mga kids mo. I hope na sana ay nasa mabuti silang kalagayan, no?
Thank you sa always support din. Dahil kung siyempre, kung wala yung mga supporters natin, wala tayong pag-uusapan dito. Ganun. Okay? So, sino pa? Anong title ng kanta ang pwede nating kantahin, guys? Lumalayo tayo sa how to become a better YouTuber today. So, alam nyo na, no? Kung kayo, guys, ay nanonood ng aking hanggang tatapusin nyo hanggang sa huli, how to become a better YouTuber today. Okay? 2020 na ngayon, siyempre, lahat, alam ko, lahat kayo, mayroong kayong maaayos na camera, may magandang cellphone kayo, mayroong kayong tag dito, malakas na internet panahon nung mga 1990s or 2000, hindi yan nagagawa nung mga nag-YouTube nung araw, no? Kinakailangan mo talagang bumili ng sarili mong camera. And that time, walang internet. So ngayon, nasa ano na lang, napakadali na lang kung paano. So, sabi ni Brian Johnson kasi, kung ikaw ay nag-channel mo from zero subscriber and one video or zero video, mag-record ka na ng video, no? Huwag ka muna maglalagay ng mga copyright kung kahit anong music. Okay? Ipakilala, i-brand mo yung sarili mo. The first thing na dapat mong gawin, i-brand mo yung sarili mo, ipakita mo kung sino ka, okay? Sabihin mo kung sino ka, ano yung mga activities na gusto mong gawin, ano yung activities na hilig mo. So, ganun dapat, okay? So, doesn't matter kung meron kayong mistake, okay, sa video, sumablay ba yung video mo, nahulog, i-upload mo, walang problema. Okay, or meron tayong editor, mayroon tayong mga free editor application dyan, gumamit tayo ng application, okay? Kung kaya nyo na, nagle-level up na kayo, gusto nyong lagyan ng music, make sure na ang music nyo is punta lang kayo sa YouTube Studio and then punta kayo dun sa library, marami dong music, okay? Paano nga ba kung cellphone lang ang gamit mo, kung cellphone lang ang gamit mo at magda-download ka ng mga free copyright, no, copyright music galing sa YouTube library. Okay, ito, tandaan nyo, makinig kayo guys. Kung ikaw ay nagsisimula ka, wala kang laptop, at gamit mo lang ay cellphone mo, magda-download ka ng no copyright music from YouTube library. Kasi lahat ng music sa YouTube library, no copyright po yun. No copyright. So, kung ikaw ay cellphone lang ang gamit mo, pumunta ka sa Google, i-type mo doon YouTube Studio. Okay, YouTube Studio. And then, i-desktop site mo siya. Maliit. Okay. And then, punta ka doon sa gilid. Left side, meron doon library. Okay, meron doon library. Okay. Library. I-click mo yung library na yun. YouTube library. Makikita mo doon lahat ng mga genre. Genre, andun lahat kung gusto mo hip-hop, kung gusto mo inspiring, instrumental, happy, rock and roll, nandun lahat. And then sa right side, ipi-play mo muna siya, no? I-play mo muna siya, merong play button sa kanang bahagi, ipi-play mo muna siya. At kapag nagustuhan mo siya, ang download button nun ay nasa right side, pinaka-right side. Pinaka-right side ang download button. Pag kinilik mo yung download, automatic magda-download yung music na yon sa iyong download application or sa iyong library. Sa iyong download application. So, every time na mag-shoot ka ng video at gusto mong lagyan ng music using the free application, then free editor application, okay. Pero siyempre kapag ka nag-i-edit tayo, pangit kasi na-realize ko ngayon, no, bilang isang content creator, na-realize ko na yung kung ang video mo ay 10 minutes or 15 minutes. Ang pangit kasi kapag the whole video mo ay puro music na lang ang maririnig, no?
make sure na kapag nag-download kayo ng nag-upload kayo ng video, hindi naman puro music lang. Mas maganda pala yung merong ka din, magpapakita ka din as your sa in between of your video. Magpapakita ka rin na nandun yung mukha mo, okay? Merong kumbaga parang interval, kumbaga sa ano, kumbaga sa isang talumpati ay merong intermission number mo. So napakahalaga niyan, guys. Okay? So sabi ni Maricel Binali, wala host. Yan, Binali wala. Sabi ni Crazy Bikinger ulit, oy, kakamukhang kakainis Lodi, bago ako magpaalam ng tuluyan, Beautiful Girls by Jose. Jose Marichal. Ayan, beautiful. Crazy Bikinger, sige. May nag-request sa akin si Inday, ano to, pangalan to, yung channel niya, si Inday, Inday One Vlog. Ay, Inday 8 pala, Inday 8. Nakalimutan ko na, Inday 8 o Inday 1 Vlog. Tagabutuan siya. Nag-request siya yung, ano ba yung kanta na yun? Everyday I Love You. Yan, yan yung mga nire-request nila. Talagang kapag ang isang tao ay nag-request ng love song, in love yan. Diba? Kapag ang isang friends natin ay nag-request ng binali wala, eh tulad niya binali wala, ano yan, broken hearted yan. Di ba? Pag nag-request yan ng mga inspiring or country song, yan, yan ay inspired. Ganon yun eh. Di ba? Sabi niya, no, sige, ililista ko yan na kapatid na Crazy Baking Girl, Beautiful Girl. Yung ba yung beautiful girl? Yung ba yung beautiful girl? Wherever you are. Yung ba yung... I know nothing to you. Yung ba yun? Hindi ko alam. Hindi ko pakabisado, guys. No? Saka nga pala, yung pag-aaral ng gitara... Kapag ikaw ay kinarir mo talaga yung guitar playing, how to be a good guitar player, yung iba, dalawa yung pag-aaralan mo eh. Paano mag-gitara and paano kumanta. Okay? So dapat, you have to learn the songs first. Kasi kapag mag-aaral ka mag-gitara, you have to learn the song first. You have to be familiar with the songs, a lot of music. Okay? Yan yun. So, malaking ano yan, challenge talaga para sa akin, no? Siyempre, hindi tayo talaga professional, but I will try my best, no? Ganun. Sabi naman ni, diba? Tumawa, tinawanan ako ni Maricel. Bakit wala akong jacket? Wala akong jacket? Ayan, no? Oh, wala daw siyang jacket. Nagtatampo na. Wala daw jacket. Okay, guys. Sabi ni, yes. Yung pala yun. Beautiful girl. I know it's you. Yung ba yun? Parang gusto ko yun, ah. Parang yung song na yan ay... na may naaalala ko sa song na yan, no? Kapag piyesin, yun yung pinaka the best na kantahin or tugtugin kapag may mga, di ba? Kapag yung mga dalagat binata talagang in love. Yes, tama ka dyan. Mahirap mag-aral ng guitar if wala kang song na mabubuo dun. Okay? Kasi, ang pinakamahirap sa pag-aaral ng guitar playing or pagkanta is yung hanggang umpisa ka lang, no? Napakahirap no na hanggang umpisa ka lang. Dapat
kapag ikaw ay kumanta, tatapusin mo yung buong songs na yun para hindi nakakaya, no? So, pangit kapag ka ikaw ay hanggang kalahati lang yung song na kinakanta mo, meron na. Ayan, meron na daw. Sige. Mangisda ka, mangisda. Kung gusto mong mangisda, okay, magdala ka pa ng bangka at ng lambat. Maglambat ka pa, walang problema. Lambatin mo, Maricel. Okay? Lahat, lambatin mo lahat ng pwedeng lambatin. Yeah? Magdala ka pa ng basket. Yeah. So, guys, nag-enjoy ba kayo sa ating live stream? Sana ay may natutunan kayo at sana ay yung ating mga konting advice, how to become a better YouTuber today, how to become not only a YouTuber but all of course supporter din. If you are a YouTuber, parang you're serving as a parang isang followers na din or isang syempre tayo kung YouTuber tayo, meron tayong mga pina-follow, support, meron tayong sinusuportahan. Kasi hindi naman natin lahat, no, sa dami ng YouTuber ngayon, hindi lahat ay pwede nating suportahan, hindi lahat ay pwede nating bigyan ng oras dahil marami din tayong ginagawa. So, gawin lang natin yung best natin kapag may free time tayo, no? Puntahan natin yung mga taong sumusuporta din sa atin, 'di ba? So part of our growing improving ourselves, improving our channel, okay? Kasi hindi pwedeng wala tayong kaibigan pag nandito ka sa mundo, para din Facebook 'to. Okay? So from the time na nagsimula ako dito kasi medyo napabayaan ko ng konti yung aking Facebook, hindi ako, pero as much as possible nakakapag-live pa rin ako sa Facebook ko and nakakapag-post pa rin ako. Syempre, iba naman kasi yung YouTube, iba naman yung kasi nung araw hindi ko alam, na akala ko sa Facebook lang, no? Imagine ito, video lang tong ginagawa natin, but of course akala natin, no, huwag nating mamaliitin na yung video pala, pwede pala tayong kumita dito sa, di ba, magkaroon tayo ng breakthrough. Yung iba nga, ang pagiging isang YouTuber nila is ginagawa na nilang full-time. So, kapag ikaw ay mga kilala na at talagang sikat na sikat ka na, especially yung mga artista, sikat na sila or talagang nakilala na sila sa social media. Yung iba kasi, nakikilala muna sila sa social media. Gumagawa sila ng kwento, diyan nagsisimula ang journey nila, yung mga pangarap nila. Kapag nakilala ka sa social media, dadalhin mo naman sila sa YouTube. So, ang tao, of course, kapag ka ang tao may hawak na telepono, walang kausap, of course, nanonood yan ng video. Saan sila nanonood? Sa YouTube. Minsan sa TikTok. So, talagang yung panonood na bawat views niyan ay benefit yan, no, sa isang YouTuber. Okay? So, sana ay may natutunan kayo at nakapagbigay ako ng konting aral. At guys, meron akong YouTube, meron akong group, Facebook group. Ang pangalan ng Facebook group ko ay YouTubers Riot Academy. Okay? Ito ay kakasimula pa lang. But I am sure na kapag dumating yung araw ay magkakaroon to ng at least 50 to 100 members, no? So nandyan lang yung ating mga kaibigan. Okay? So, sa mga members natin dyan sa YouTubers Riot Academy, andyan lang kayo, no? Relax lang kayo dyan. Enjoy kapag may nagla-live, kapag may nagpo-post dyan, no? Bigyan natin ng konting ayuda. Okay? Hindi naman siguro kung pinanood natin yung, imagine yung magpo-post dyan sa ating group ay mayroong halimbawa 5 minutes video, panoorin na natin. At least makapagbigay tayo ng watch hour sa kanila, dahil meron kami as a small YouTubers, meron kaming requirements. Kinakailangan naming makakuha ng 4,000 watts
kinakailangan namin magkaroon ng 1,000 subscribers. So, kapag nagsisimula pa lang, this is the crucial time na para suportahan natin yung ibang small YouTubers. Okay, magkaroon tayo ng konting oras, no? Ilaan natin yung konting oras. Mag-enjoy na rin kayo, no? Sa mga pinanonood natin. Okay? So, ganun yun. Sabi ni, enough muna. Nakadami na ako kanina ng mga kadikit ko dito. Ah, okay. Sige. Dikit-dikit lang kayo, guys, ha? Yung gustong humabol. At medyo hindi solved. Si Ruth Pingol. Ruth Pingol. Pingol. Pingol or Pingol? Hindi ko alam. Bahala ka na. Thank you, ha, Ruth. Papashare lang kita, ano, yung channel mo, papashare lang ko yan. Maraming salamat sa panonood. And I hope na may natutunan ka sa ating short isang oras na YouTube live na to. Isang oras kalahati nga pala. And hello host, magandang ito, humahabol si Ruth, no? Mukhang tapos na ng trabaho nito at wala nang ginagawa. Salamat ha sa pagbisita mo at bumabati nga pala si Ruth ng isang magandang... Nag-hello siya sa ninyong lahat, no? Kung sino nanonood. So, bigyan natin siya ng hospitality. Bigyan natin sila ng isang... sana guys, no? Yung mga organic friends natin, I know may nanonood kayo sa YouTube, sa Facebook, oh. Bigyan natin ng konting support to si Ruth Pingol, okay? Isa sa mga bagong ano rito. And nakikita nyo guys, lahat, kung gusto nyo makita yung mga chat dito, punta lang kayo sa live chat, makikita nyo yung mga... nagko-comment dyan ay sila yung mga YouTubers, okay? Mga baby YouTubers nowadays. Okay guys, tatapusin ko na muna yung aking live and hope you have an amazingly blessed day doing what you love to those what you love. And thank you sa lahat ng bumisita, thank you sa lahat ng nag-participate, naging part ng ating conversation ngayong gabi. And I hope na magkita kita ulit tayo sa mga susunod na live namin natin kung ano yung topic natin. Let us connect to each other at sana ay mag-enjoy kayo sa mga susunod na vlog natin at yung ibang mga kaibigan natin, sana suportahan din natin at yun lang, no guys, thank you so much and God bless. Stay calm, love and confident. Yan ang lagi nating sinasabi, stay calm, love and confident, at God bless sa ating lahat. Okay, bye-bye. Maraming salamat po and good night, good day sa inyong lahat. Lahat ng mga kaibigan natin sa Middle East, nasa Asia, nasa America, and especially, no, especially yung mga kaibigan natin or mga kababayan natin dyan sa Pilipinas, magandang araw po sa inyong lahat. Matt Desus here. From my home in Pintas, Kuwait, at sana ay lagi kayong mag-iingat. Salamat sa inyong lahat and magandang araw. Thank you so much po sa inyong lahat.